ng bago mag-expire yung kontrata mo, manginginig ka na, matatakot ka na kung i-renew ba ang kontrata mo o hindi, o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang benepisyo. How would you feel? Sige nga. Anong maramdaman mo? Yes, Senator. Hindi nga, sagutin mo ako. Answer me. How would you feel? May pamilya ka, may mga anak ka, may sinusuportahan ka, may pinapaaral ka. Pagdating nung time na malapit na renew yung contract mo, nanginginig ka na sa takot na baka hindi na ma-renew. Nagdarasal ka, sana ma-renew ulit yung contract ko. Sana wag ako masibak. Sana wag akong pag-inita ng boss ko para hindi ako masibak dito. And then pag nagkasakit anak mo, anong gagawin mo? Kasi wala kang benefits. Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa'yo. Pag-isipan nyo dyan sa DBL. Yes, madam. Dahil kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. Promise. Gets? Okay. Move to the next. Madam Chair, can I add? Hindi nga. Basta, huwag ka na mag-discussion sa akin. Makipag-discuss sa akin. Maging si Senator Amin na nagsabi na hindi mo dapat, ilan libo ang sinasabi mong contractual? 12,000. Ba't din yun lang gawing regular? Yun yun eh. Eh gusto nga ng DSWD, kaso tali yung kamay nila dahil sa inyo dyan sa DBM. Okay? Noted po, Madam Chair. Very good. Good boy. Next question ko po, Mr. Secretary. In fact, ito personal experience ko, nakita ko. Yung mga tao ninyo, yung magdi-distribute ng AX, naka-backpack, puno ng pera, nag-jeep lang, ito tricycle, bakit po wala kayong service vehicle? Sana bigyan niyo po ng service vehicle or security man lang na para samahan po yung social worker. Paano kung na-hold up yun? O na-kidnap dahil alam na bigayan na ng AX. Ito nakita ko talaga, Madam Chair, ng dalawang mata ko. Hindi ko na babanggitin saan ko nakita to. Baka mapag-initan eh. Naka-backpack, punong-puno ng, akala ko kung ano lang yung laman ng backpack, yung pala pera na, tapos yun ang i-disburse na yung cash. Nag-tricycle lang. Madam Chair, I will not dispute that. In fact, kahit ako, nag-worry ho ako every day. Dalawa ho yung issue namin ho dyan. Marami rin kaming special disbursing officers na hindi regular employees. Ibig sabihin, may mga empleyado ho tami, binigyan kami ng permit ng COA sa dami ho ng payout simultaneous na hindi na siya regular employee pero pinahawakan namin ng pera. That is something that is worrisome. Yes, sir. Pero sa number two, ang issue ko, Mr. Secretary, is saan naman lang mag-rent tayo ng vehicle, yes, sa sakyan? Mr. With security, especially kung pinag-usapan, that person is carrying by hundreds of thousands of pesos. Paano kung nalaman ng mga hold-upper na may pera palang laman niya, di na-hold-up siya? Dapat man lang sana mayroong van with may kasama security para ma-secure po yung nagbibitbit ng pera. Madam Chair, yes, we'll take note of that. We will make sure na we work with the different regions to provide the necessary components para hindi o sila unsafe. Okay. Yes. Dalawa na lamang. Lack of SDO, tama na bangit mo, no? Special Disbursement Officer. So siguro mag-open kayo ng position for that. We will also request for creation of more of these positions. DBM na naman. Sige, mamaya yung DBM, init ang ulo natin dyan eh. Wala kayong mga opisina sa iba't ibang mga lugar sa probinsya at kadalasan ay nakikiopisina lang kayo sa mga fire station, sa LGU. Bakit po? Eh, alimbawa, karamihan dyan, mga babae, syempre, mga social worker ninyo. Eh, tapos mga bumbero, syempre, lalaki yan. Kalubil mga lalaki, paano paggamit ng CR, paggamit ng bihisan, banyo. Madam Chair, Mr. Senator, tama rin ho yun. Isa yun sa plight namin. Unfortunately, konti lang din ho yung binibigay sa amin na capital expenditure para makapagpatayo ng mga opisina. DBM ulit. Sa tulong ho ng Kongreso, palagay ko pwede nyo ho i-augment yung capital expenditure budget namin. Okay. Para ho madagdagan. Kasi mas marami, admittedly, mas marami kaming MOE na natatanggap para sa grants. Okay. Pero medyo mas maliit lang ho yung binibigay sa amin for capital expenditure. Pati na rin nga sa pagbili ng sasakyan. Pero we will find ways pa rin ho, working with local government units, nakikihiram kami ng space. But we'll continue to look for creative ways to house our people safely. Okay, and the last but not the least, kulang-kulang po kayo sa laptop ngayon? Sir, Madam Chair,
That problem, we already have a solution. Meron ho kaming pondo na. Nakuha na rin namin yung ISSP namin mula sa DICT. So we're now in the process of procuring hardware, hindi lang laptop, printers, lahat ho para sa mga tao natin. Meron na kaming IT plan na approved na ng DICT. Tapos nagpo-procure na ho kami as we speak. That's all, Madam Chair. Thank you very much. Thank you, Mr. Secretary. Thank you very much, Senator Turfo. Does Senator Go wish to interpolate? Anyway, magandang umaga po, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the Department of Social Welfare and Development led by Secretary Rex Gachalian. For the record, I am supportive of programs that will help our countrymen in need. Basta po makakatulong ng mga programa sa mga mahihirap nating kababayan. Noon pa man po, nakahanda naman po akong sumuporta parati. Full support naman po tayo sa DSWD. At in fact, isa ako sa mga nagsulong na madagdagan po ang budget ng DSWD para sa taong ito para makapagbigay po tayo ng tulong sa mga kababayan natin na walang ibang matakbuhan kundi ang ating gobyerno. Having said that, Madam Chair, it is incumbent upon us to ensure that these programs will directly benefit poor and indigent Filipinos. Dapat po siguradong nakakarating talaga sa mga mahihirap yung mga programa. Ang budget na inaprobahan natin dito, kailangan natin masiguro na epektibo po ang programa ng DSWD at mabilis pong na-implement. For 2024, the proposed new appropriations of the DSWD is 207 billion. This is higher than the 196.5 billion budget of DSWD in 2023. Gusto po nating malaman kung gaano, paano ginagawa ng DSWD ang mandato nito, lalo na yung mga nakasaad po sa batas. On that note, Madam Chair, I wish to propound some questions to the DSWD Secretary lang po. Yes, please proceed po. Sir, Secretary Rex, according to the Malasakit Centers Act, the DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth shall have representatives in Malasakit Centers. Batas naman po ito. Naprubahan po natin sa tulong ng mga kasama natin sa Kongreso at napirmahan po ng dating Pangulo. Batas na po ito sa ngayon. Nakapag-provide po ba tayo ng mga representatives sa mga 159 na Malasakit Centers? Can you ensure na hindi po natatanggihan ang mga pasyente na kailangan po ng tulong? Kaya nga po meron tayong one-stop shop para hindi na sila kailangan pang magpalaboy-laboy pa sa iba't ibang ahensya at isa na lang po ang kanilang pupuntahan. At magastos yun, sir, yung pamasahe na pupunta pa sila sa iba't ibang opisina. Wala na nga silang pang pamasahe, kailangan pa nilang gumastos dahil pupunta pa sila sa iba't ibang opisina. Minsan nag-aantay po yun na madaling araw, nakapila po dyan sa mga opisina po ng gobyerno para humingi ng tulong. Ngayon, meron na tayong one-stop shop sa loob ng ospital para yun na lang pong lalapitan nila. At ini-expect po nila ang tulong ng DSWD sa pamasahe at sa medical assistance rin po. At I also want to take this opportunity to call out PCSO. No? Wala po yata sa kalahati ng Malasakit Centers ang mayroong PCSO representative. I just want to put that on record and I have already asked the PCSO to report to us on its plan to address this. Sa DSWD naman po, I understand the DSWD also provides medical assistance. However, I have received reports that it only be accessed for now in DSWD regional and field offices. Ano po ang ginagawa ng DSWD para ma-access na rin po ang medical assistance ninyo sa Malasakit Center? Nang sa gayon, hindi na kailangan po lumabas ang pasyente ng hospital at kailangan pang gumastos ng pamasahe. After all, layunin naman po ng lahat na hindi natin dapat pahirapan po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Madam Chair, before the Secretary responds, may I recognize Senator Jinggoy Estrada?
Madam Chair, we've taken inventory of all our malasakit centers. At as far as we know from our record right now, they are manned by our people. At least yung share po namin. For the record, as of the end of August, we have already serviced 131,533 direct beneficiaries out of the malasakit centers. In peso value, that's around 329 million pesos worth of grants given to clients in the malasakit center. Sa loob po ng malasakit center, grants, Mr. Secretary? Yes, in the malasakit center. Kailangan po nilang pumunta sa mga opisina, regional offices niya. Ano? For the record lang po. Medical. Mr. Secretary, Madam Chairman, just to break it down, yung numero na binigay ko includes other things, but yung direct na medical dispense in the malasakit centers, in the malasakit centers nationwide, is around 47 million as we speak ng August 31 ending. The number of beneficiaries is 7,924. Ito yung direct sa malasakit. Mismo sa malasakit centers po. Madam Chair, yes. Hindi na sila kailangan pumunta ng opisina ninyo. Nandoon na po mismo sa malasakit center. Madam Chair, yung mga office namin nagdi-dispense, but itong numero na binanggit ko, yung na-dispense sa malasakit lamang. Pero yung pumunta... Pwede nyo bang ma-check, Secretary, kung mismo ba ito sa loob ng malasakit center or pinapapunta nyo pa po ba sa mga offices ninyo sa regional offices? Madam Chair, we will look into that, but the report of the Assistant Secretary and the USEC for Operations, itong numero na to, which is a small amount sa total na medical disbursement namin, 47.7 million pesos worth of grants ang na-dispense in the malasakit centers. That's around 7,924, but we will gladly double check again. Please po, pahingi lang po ng kopya ng report. And then, can you ensure po na matutulungan po yung mga pasyente. Dahil ayon naman po sa batas, ang malasakit center naman po ay nandun na po dapat na may representative tayo, kayo, ang DSWD sa mga hospital. Can you ensure for the record na matutulungan po yung mga mahirap dito po sa through DSWD sa programa nyo po? Yes, Mr. Madam Chair, I am making that commitment and I'm making that manifestation clearly na lahat po ng kailangan ng tulong, pati yung mga nasa malasakit center, tutulungan po natin. Maraming salamat po, Secretary Rex. Sa mga unfilled positions po and social workers, ilan po ang assistant secretaries and undersecretaries ng DSWD sa ngayon at wala naman po problema sa dami, no? Masisipag naman po ang ating mga empleyado, alam ko naman po yan. Can the secretary please enumerate all the names of the assistant secretaries and undersecretaries with their corresponding function? And ano po yung mga benefits being received by social workers under the DSWD? Ano po ang mga initiative ng DSWD para pangalagaan po ang ating mga social workers? Alam niyo po, nagustuhan ko po yung sinabi ninyo during your hearing, during your confirmation po sa Commission on Appointments na ibig sabihin po ng DSWD ay Department of Social Welfare and Development. Pero importante rito yung mga maliliit po na ating mga social workers. For my part, I filed Senate Bill 1707 which seeks to provide competitive remuneration and compensation packages for our social workers. Sana po ay nabigyan sila ng benepisyo at maging regular nga po, no, itong mga social worker natin. Madam Chair, for the record, we have 10 undersecretaries and we have 20 assistant secretaries. I can read all their names, but I would rather put it on record also that all the assistant secretary, as we speak, have been tendered all their courtesy resignations. As we speak right now, we ask for a complete... The assistant secretaries, we ask them to... We are currently right-sizing and streamlining our operations. That's why we took the initiative of making all the assistant secretaries, 20 of them, file their courtesy resignations. We're in the process of reviewing it one by one to make sure that we have the right amount and we have the right job positions. So I can read their names, but right now, all of them have tendered their courtesy resignations. Hindi ko palang huna uupuan isa-isa because we were busy with the budget season to make sure that they justify what they do
and if there is a fit for them in the department. I'm not, I can read their names, but I... Okay. Ano na lang po? Submit na lang po. Yes, we'll submit the names. So we have we've already streamlined our undersecretaries ranks. There are 11 positions, but we only have 10. Tama, no? 10. Sorry, 9. We have 11, but we have 9 right now na undersecretaries. We have 20 assistant secretaries, all of which have tendered their courtesy resignations for right-sizing and streamlining. Now, talking about our social workers, I agree with the good senator that they don't get enough. But that's why one of the initiatives na nadatnan ko ni Secretary Tulfo that we really push for is the Magna Carta for Social Workers provision. There, they are given... Hindi niya na ho natapos, ako na ang tumapos. Pinilit kong tapusin yung maganda niyang inisiyatibo. Konting-konti na lang, pipermahan na lang niya, hindi na lang niya naabutan. So I'm very thankful to Secretary Tulfo for that initiative. That is for our public social workers. Among the many things that they now enjoy... I'll probably just yield the floor to nasaan ba? Okay, they get a daily subsistence allowance and they also get hazard pay. In the event that they are moved, let's say for temporary assignments in certain regions, they get housing and the necessary cost of living allowances. On top of that, the following are also given to them. They are now enjoying, these are for the public social workers, not just of the department, but of other departments na public in nature. They get overtime pay, they get the longevity pay. So ito yung mga nilalaman ng Magna Carta ng social worker na tinapos ni Secretary Tulfo, hindi na lang niya napumirmahan. Kaya nga nung araw na yon, sabi nga namin, that day was really meant for his good works for our social workers. On top of that, the department, these are all economic in nature. But the I'd like also to point out that the Department of Justice issued a memo circular protecting our social worker from public arrest. From public arrest, no? Yeah. Cases again. Yeah, for prosecutors to dismiss cases filed against our social workers. So that's the non-monetary protection that we give our social workers in the public field. Actually, Secretary Rex, I filed Senate Bill 1707. Ito po yung which seeks to provide competitive remuneration, no? Increasing the salary grade ng salary grade 11 to salary grade 13 at alam nyo, bigyan po natin ng importansya ang ating mga social workers at alam nyo, malaki po ang kanilang role dito sa inyong departamento po, Secretary. We are in full support of that, Madam Chair, and we will enter our position paper accordingly at the right time. Okay, salamat, Secretary Rex. Next, ito pong sa, alam nyo naman po, nung panahon ng pandemya, ay... marami pong mga kababayan natin na mga probinsyano na natutulog na lang po dyan sa sidewalk dahil wala silang kamag-anak, wala silang tirahan, gusto nilang bumalik ng probinsya. Ngayon naman, nagbabalikan na po yung iba rito, pero still, marami pa rin gustong bumalik ng probinsya dahil nandun yung kamag-anak nila, marami silang malapitan ng tulong. Ito pong balik probinsya bagong pag-asa. In fact, nagpasa rin kami ng resolution dito sa Senado. Executive order po yan, pinirma ni dating Pangulong Duterte. Or simply, return to the province, giving them new hope. It's a socio-economic program by the Philippine government to reverse the migration of people to Metro Manila and other urban areas who were originally from more rural areas of the country. In our meetings, Secretary Rex, you gave us your commitment that the Balik Provincia Bagong Pag-asa program will continue even after the pandemic. Kaya po, hindi ko po ito tinanong during your hearing sa CA, but I would like to get an update lang po sa programang ito. Gaano ba karami ang natulungan natin through this program since its implementation? You mean to say out of more than 13 million people in Metro Manila, ilan na po ang bumalik sa probinsya at ilan na po ang natulungan ninyo at saan pwede lumapit sa inyong opisina kung sakaling meron pa pong gustong bumalik ng probinsya at ano pong assistance ang binibigay ng DSWD at magkano po ang budget sa 2023 at ano po ang status nito at ano pong plano ninyo?
Madam Chair, this is a very good program that we inherited that we plan to keep and in fact use all the time. For the record, ang na-served natin ho, for 2023 is 2,426 out of the target na 4,572 families. Ang financial allocation niya is 3.5 billion thereabouts, and ang nagamit ho is 1 billion or 29%. Now, we've already asked for a new executive order to build on the gains of BP2. Yung BP2 is something that we want to expand to include other types of intervention na magagamit sa mga pamilya na nakatira sa lansangan. We call them families in street situation. And right now, we have a full-blown team of around 60 teams roaming around Metro Manila, reaching out to our families in street situation. Yung mga nakikita nyong nakatira sa ilalim ng lansangan, nakatira sa kalsada. Hindi na ho namin inaantay na sila ang lumapit sa amin. Inaantay na sila ang lumapit sa amin. Kundi hinahanap na namin sila sa mga lansangan ng Metro Manila. Yes, this is the work of the local government units, but we know na marami na silang ginagawa. Kaya nga naglunsad ho ng mainstay na program. Hindi yung seasonal, mainstay na program ang department to reach out to our families and individuals in street situation using the components of BP2. Pagbalik nila sa probinsya, they also get community grants for livelihood that the local government unit province, yung CSWD ng pinanggalingan nila will be helping us monitor the livelihood grants that they get. Kasama na rito yung mga street dwellers po na nilimos sa kasama po because we found out a lot of them are actually stuck in Metro Manila na gustong umuwi rin. Marami ho, kasama na ho sila. Saan po sila nilalagay ng DSWD sa ngayon po? Sa ngayon, temporary lang ho ang goal namin. Hindi naman ho sila dapat na sa housing facility namin kundi nakauwi sa probinsya. So nilalagay namin sila sa mga residential care facilities natin. Depende po Madam Chair kung pamilya ba sila or individual sila kasi bawat care facility may iba't ibang klaseng mga mandate. Salamat Secretary Rex. Ang dami kasi naghumingi ng ano ng limos no sa kalye. Anyway, going to ito naman pong AIX no, the assistance to babalikan ko lang muna yung 4 piece. Madam Chair, yung 4 piece pala nag-umpisa po yon even before the term of President Duterte. Actually, dinagdagan lang po niya yung usual benefits yata na 1.5 ang tinatanggap ng 4-piece beneficiaries, meron yata siyang pinadagdag. Sabi niya kahit na pambili po ng bigas, hindi po gusto niya sana originally bigas ang ibigay. Ngunit nag-decide yata ang DSWD na gawin pong cash, no? Magkano po yung nadagdag? 600. So from 1.5, nadagdagan ng 600. Yung amount kasi ho na binibigay sa ating mga beneficiaries, depende ho sa circumstance ng pamilya. Ang maximum niya roughly around 3.5 to 3.8. No? 3.5 to 3.8. Range ho yan, eh, di ba? Depende ho, Madam Chair, kung ilan ang anak mo na school age, but may maximum na 3 bata at any given time. Then dinagdagan ho ng ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ng 600 pesos na rice subsidy. So 600 po ang nadagdag compared po dun sa previous administration pa. Yeah, yes, Madam Chair. Gaano po karami ang membro ng 4-piece sa ating bansa at ano pong gaano kadami ang tinaas nito compared before numbers po? Madam Chair, just to point out, nakasaad ho sa gaan natin na lagi hong 4.4 yung numero nila. So hindi ho sila dumadami. Hanggang doon lang yung budget allocation na natatanggap niya. Sana mas malaki pa kasi marami hong waitlisted. Pero ang allowed lang ho sa amin is a maximum of 4.4 million families. Sa nag-graduate ho ba? May nag-graduate ho, yun ho yung tinalakay kanina, na either A, umabot na ng 7 years, yun yung nasa batas, so kailan na nila umalis sa programa. B, meron na silang, wala na, hindi na nila nami-meet yung condition. Ibig sabihin, wala na silang school-age children. Pangatlo, meron talagang mangilan-ngilan na hindi nami-meet yung condition, hindi pumupunta sa family development session. Yan yung mga rason para umalis ho o graduate sa programa. Salamat. Going to AIX, no? Assistance to individuals in a crisis situation is one of the social welfare services of the DSWD. At naumpisahan rin po ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte that provides medical assistance, burial,
transportation, education, food, and financial assistance for other support services or needs of a person or family. Para po ito talaga sa mga mahirap, indigence, no? Secretary Rex, sino po ang authorized officers ng DSWD para cash under the AIX program? Based on the 2022 audit report ng COA, meron pong 724.5 million na dinisburse ng contract of service workers acting as paymasters at iba pang empleyado na hindi authorized na mag-handle ng cash accountabilities. Bakit? Madam Chair, that was what I mentioned a while ago. Sadly, gusto talaga namin, kasi alam ko naman ho na dapat regular employees yan, pero ilan lang ho ang regular employees natin kumpara sa payouts na nangyayari sabay-sabay. Pero succeeding to that, I believe succeeding to that COA notice, we also got a clearance from COA that allowed us later on, succeedingly, to authorize our casual employees and contractual and contract of service employees to do the dispersing. Meron pong COA report, COA authority na lumabas po niyan. In fact, nung bago ko sa departamento, ni-renew rin ho nila.